kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Nang sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi duwag ang mga pulis, kundi ayaw lamang nilang madamay sa mga nangyayari sa Negros Oriental, sa kasagsagan ng Senate hearing tungkol sa Degamo case, ay marami ang nagtatanong kung sino pa ba ang pwedeng mailagay sa probinsya kung ayaw nang magpadestino ang mga kapulisan doon. Kaya mayroon na silang mga ideya kung ano ang totoong nangyayari sa isang lugar. Dating pulis din ang senador at ayon na rin sa kanya, ay nakakahiya na ang mga kapulisan na dapat ay pumuprotekta sa mga tao at sa bayan. Pero sila pa pala ang naging sanhi ng takot ng mga residente ng Negros Oriental. Kaya naisip nilang maghanap ng isang opisyal na may pagmamahal sa bayan at hindi umano takot sa mga sindikato. Kaagad na lumabas ang isang kilalang pangalan. Ito ay ang pangalang Major Juvie Espinido. Sino ba si Police Chief Inspector Espinido? At bakit ganoon na lamang ang respeto at tiwala ni Senador Bato de la Rosa sa kanya? Nagsimula si Espinido bilang pulis noong September 16, 1996. Naging kabilang ito sa Regional Mobile Group 7 sa Negros Oriental. Habang doon ito nakadestino ay nakagawa ito ng pangalan nang mahuli nila ang mga suspects ng Chong case. Doon pa lang ay nakitaan na siya ng dedikasyon sa pagiging isang totoong alagad ng batas. Dahil hindi rin basta-basta ang mga hinuli nila para sa kasong yun. Nang sumapit ang 1999, ay nalipat naman siya sa Police Regional Office 8 Anti-Narcotics Unit at naging kabilang katagalan sa Intelligence and Investigation Division. Tahimik lamang si Espinido sa buong panahon na naninilbihan ito bilang pulis. Mailapang promosyon sa kanya. Sa kabila ng 83 na commendation awards na natanggap nito, nakuha niya lamang ang posisyon bilang inspector noong 2008. Isa sa kanyang mga malalaking pag-aresto ay ang pagkahuli ni Commander Danilo Mojado noong 2004 na isang ex-army at pinaghihinalaang leader ng grupo na nagsasagawa ng highway robbery. Naging team leader din siya ng Special Operations Task Group sa SAMAR, kung saan matagumpay nilang napatigil ang mga private armed groups at nabigyan kagad siya ng spot promotion noong 2011. 3 buwan matapos ang kanyang promotion ay nahuli na naman ang kanyang grupo si Doroteo Mulubolo na siyang leader ng isang private armed group. Kaagad siyang nabigyan ng spot promotion at nakatakda na naman sanang maipromote. Pero sa kasamaang palad ay pumanaw si Noy DILG Secretary Jesse M. Robredo kung kaya't hindi ito natuloy. Binalik siya sa Leyte makalipas ang isang taon at ginawa niyang illegal drug free ang bayan ng San Miguel at maging sa mga illegal na pasugalan ay kanya ring napatigil. Dahil dito ay nakuha niya ang buong suporta ng kaparian, lokal na pamahalaan at maging ang mga pribadong sektor dahil napanumbalik nito ang kapayapaan sa lugar. Marami pa umano itong mga ginawang mga proyekto at symposium pati na sa mga karatig bayan, pero bigla na lamang itong pinatigil at na-reassign sa ibang lugar. Naghintay pa ito ng mahigit isang buwan bago tuluyang pinadala sa Davao Police Regional Office at doon na pinagpatuloy ang kanyang mga kahanga-hangang mga pag-aresto sa mga hindi kanais-nais na mga individual. Dito na rin siya nakilala ng dating presidenteng si Rodrigo Roa Duterte na mahilig sa mga opisyal na dedikado sa kanilang mga katungkulan. Sa panahon ng Administrasyong Duterte ay naging Deputy City Director for Operations siya ng Bacolod Police at na-assign din pabalik bilang Deputy Provincial Director for Operations ng Samar Police Provincial Office. Patuloy pa rin ang pagkilalang natanggap ni Espinido, pero hindi rin natin pwedeng isang tabi ang mga kontrobersiya ng kanyang pamamalakad. Idinawit siya noon sa pagkatodas ni dating Mayor Rolando Espinosa ng Albuera, Leyte, nang pangalanan siya ng anak nitong si Kerwin Espinosa na may kaugnayan umano sa bagman ni Senador Leila de Lima na si Ronnie Dayan.
hindi naman ito nagtagal na akusasyon dahil natanggal din siya sa listahan ni Duterte ng mga taong involved sa ipinagbabawal na bisyo. Pinangalanan siya noon ni dating DILG Secretary Eduardo Anyo, nakabilang umano sa 357 mga pulis na nasa narco list ng dating presidente. Pero katagalan ay pinasinungalingan din ito. Nang sumunod na taon ay naging mainit naman siya sa mata ng DOJ dahil sa pagkatodas ng 6 na tao na diumano ay mga miyembro ng matinik na Martillo Gang sa Uzamis City. Ikinagalit ng marami ang kawalan umano ng hustisya sa nangyari kung saan pinagraratrat ang mga suspects at ang mga walang buhay na mga katawan nito ay inihanay lamang sa labas ng police station kung saan si Espinido ang chief of police. Sinampahan siya ng kaso at iba pa niyang mga kasamahan noong March of 2018 kung saan si Espinido mismo ang sumurrender kay Major Peter Ryan Revillas nang matanggap niya ang warrant of arrest na inilabas ni Judge Mary Faith Monte de Ramos. Nakapagpiyansa naman si Espinido kasama ang 2 pang mga opisyal, pero sinabi nilang hindi galing sa sarili nilang bulsa ang ibinayad nilang bail money, kundi galing sa mga binigay na kontribusyon ng mga pribadong mga tao. Hindi naman umano lahat ng mga tao sa Uzamis ay galit sa nangyari dahil mas marami ang nagbenepisyo na wala na ang sakit sa ulo na miyembro ng mga Martillo Gang na nanglilimas ng mga alahas ng mga pawn shop sa lugar. Isa pang kontrobersyal na kaso ang pagkakauli nila kay Uzamis City Mayor Reynaldo Paruhinog na pinaniniwala ang leader ng crime and drug syndicate ng lugar. Si Espinido ang nanguna sa operasyon nang arestuhin nila ang alkalde na may nakakatakot na reputasyon kung kaya't ayaw banggain ng maraming tao, at kabilang na dito ang mga kapulisan. Sa pangunguna ni Espinido ay ginawa nila ng paraan para mahuli ang dating mayor. Subalit, nanlaban umano ito at ayaw talagang magpa-aresto, kung saan ay nagresulta sa kanyang pagkatodas noong July 30, 2017. Dahil dito ay nabigyan si Espinido ng special award ng gobyerno sa kanyang katapangan. Sa sitwasyon ngayon ng Negros Oriental na tinitingnan na nasa state of lawlessness dahil umano sa paghahari-harian ng mga pamilya Tevez, lumalabas sa bibig ng senador na baka kakailanganin na ang isang Major Jovi Espinido para mailagay sa ayos ang probinsya. Maliban sa mga residente na nagre-reklamo ay nagsabi din umano si Police Colonel Hansel Marantan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group or CIDG na mismong nag-imbestiga sa lugar na wala silang nakukuhang magandang kooperasyon mula sa mga kapulisan na nandun. Kailangan pa umano nilang isekreto ang kanilang mga gagawing pag-raid dahil mayroong espiya mismo sa loob ng presinto. Gustuhin man nilang ilagay si Espinido sa Negros Oriental, pero si Bato de la Rosa na rin mismo ang nagsabi. Tama na muna yung Espinido doon at marami na siyang kaso na kinakaharap ngayon. Maghanap muna tayo ng iba pang matapang dito na kakain ng kaso. Na nakatali si Espinido ngayon sa kanyang sariling mga problema dahil sa mga kasong na isampa laban sa kanya. Kaya hindi rin ito magiging epektibo sa kanyang magiging katungkulan kung sakaling i-assign ito sa Negros Oriental. Kaya maaaring maghanap pa sila ng ibang opisyal na may tapang, determinasyon at dedikasyon na kagaya ni Espinido na tapat sa kanyang sinumpaang posisyon. Totoo nga namang kailangan na talagang tutukan ng Negros Oriental dahil sa hindi na normal ang mga lumalabas na mga impormasyon tungkol sa kawalan ng hustisya sa lugar. Subalit, isang bagay din ang hindi nabigyan ng konsiderasyon ay ang sitwasyon ng mga kapulisan sa lugar. Maaaring takot din silang may mangyari sa kanila, lalo na sa kanilang mga pamilya, kung kaya't naging sunod-sunuran na lamang sila sa mga makapangyarihang politiko. Ikaw, naniniwala ka bang si Espinido ang sagot para sa katahimikan ng Negros Oriental? Colonel, Major, then Major Espinido, when I was the chief PNP. Yes, sir. Yes, sir. I know him. Inassign ko sa pinaka-drug influence area doon sa Uzamis City. Look, what happened to Uzamis City ngayon? Napaka-peaceful na.
gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.